Tumakas nga mga idol itong si Dillon Brooks matapos niyang gawin ito kay LeBron James sa gitna ng laban. Pero bago yan mga idol, quick update, quick review muna tayo dito sa laban ng Lakers at ang Grizzlies kung saan talaga namang pinakita nga ng LA Lakers team kung ano ang kanilang kapasidad dito nga sa Grizzlies sa first quarter pa lamang. Nakita nating tambakan na agad mga idol na ito nga ang Lakers team, ito nga ang Memphis. At ito nga si LeBron James ang nanguna dyan mga idol, scoring the first 6 out of the 8 points ng Lakers, tumulong si AD, pati na nga rin si D'Angelo Russell, para nga naman talagang grabe ang tambak dito mga idol. Umabot na sa 20 puntos ang kanilang ang kalamangan sa first quarter pa lamang. At ang largest lead nga nila ay 26 points. Natapos yung first quarter na other mga idol na may 35 points. Ang Lakers Grizzlies meron lamang 9 points. At yan mga idol, dinala na ng Lakers hanggang sa fourth quarter ang kanilang momentum sa labang ito. At talaga namang nagkaroon ng comeback game. Ito nga si Anthony Davis pati na rin si D'Lo. Matapos ng kanilang abysmal, hindi magandang game sa game 2 ay itong si AD ngayon ay meron niyang 31 points, 17 rebounds mga idol, meron siyang 2 assists, 2 steals at pati na rin 3 blocks. Si D'Lo naman ay meron niyang 17 points and 7 assists. At sila mga idol ay may hawak nga na combined na positive 25 sa laban. So maganda ang kanilang nadulot dito sa team ng Los Angeles Lakers nang sila'y nasa court. Kung hindi lang dahil sa grabing run na ginawa ni Ja Morant sa huling mga minuto sa fourth quarter mga idol kung saan umiskor siya ng 22 straight points, ay talaga namang napakalaki pa rin ang tambak na itong Lakers dito nga sa Grizzlies. Final score natin is 111-101. At ito nga rin mga idol, si Dillon Brooks ay na-eject sa labang ito, flagrant foul number 2, matapos niya nga itong gawin kay LeBron James sa gitna ng laban. Well, nung nakarang araw si James Harden ay na-eject din mga idol lang dahil nga dyan, same play na ginawa ni Dillon Brooks. And automatic ejection yon at hindi nga exception eto nga si Brooks. Ejected din siya matapos niya ngang tamaan ng private area neto ni LeBron James. At alam niyo ba mga idol, pagtapos nga ng laban, eh sanang i-interview neto ngang mga reporter itong si Dillon Brooks after the game. Ay tumakas nga itong si Dillon Brooks mga idol at hindi na nga nagpa-interview. At sinabi nga daw sa isang reporter na I ain't talking. Yan mga idol ang sinabi ni Dillon Brooks na excuse matapos nga silang ginetong team ng Los Angeles Lakers sa labang ito sa game 3. Matapos nga daw namang trash talk magyabang ni Dillon Brooks after ng kanilang game 2 win, mataas pa nga daw ang noon nung sa interview, ay ngayon nga daw ngayong talo sila at ngayong napahiya sila, ayaw niyang magpa-interview. Halatang halata nga daw mga idol na alam niya kung ano ang nangyari sa kanila at kung paano nga sila dinurog ng team ng Lakers at kung paano sila napahiya dito sa game 3. Kahit mukha daw ayaw nang dagdagan pa ni Dillon Brooks ang hiya na kanyang nararamdaman ng mga idol kaya't umalis na agad siya sa arena, tumakas nga sa isang interview ng ito. Pero ang alam ko mga idol, kapag hindi nagpapa-interview ang isang player ay fina-fine niya ng NBA lalo na kapag ni-require ka na magpa-interview. So let's see kung mafa-fine itong si Dillon Brooks mga idol sa pagtakas niya nga dito sa interview matapos nga ng ginawa niya dito kay LeBron James. Pero anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa Game 3 victory na itong team ng Los Angeles Lakers? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion at salubin sa ating comment section.